Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, isang mabiyayang bagong taon po sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunitari natin ngayon ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dahil sa kapila mo ang pinabuhay.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla.
Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinasay nila ang mga sinabi ng mga anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at isang pagbati din po ng maligayang bagong taon sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magandang pagdiriwang sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng bagong taon ay ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina
ng Diyos. At alam natin kung titingnan natin ang buhay ni Maria, marami siyang naging titulo. Maraming ibinigay na pangalan kay Maria. Pero masasabi natin na ang pangalan ni Maria bilang isa o bilang ina ng Diyos ang pinakamahalaga. Ang pagiging ina ni Maria ang pinakamahalagang titulong pwede nating ipagkaloob kay Maria. At sa araw na ito, sa pasimula natin ng bagong taon, magandang pagnilayan kung paano nga ba talaga tinanggap ni Maria ang kanyang pagiging ina ng Diyos. Tandaan natin nang binalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos, nandoon yung kanyang pangamba, nandoon yung kanyang takot, nandoon yung kanyang, sa tingin niya sa kanyang sarili, ay hindi siya karapat-dapat. Pero ganun pa man sa dulo ng kanyang pagtanggap, sinabi niya na siya ay alipin ng Panginoon, mangyari nawa lahat ang sinabi sa kanya ng anghel. At ano po yung magandang pagnilayan dito, mga kapatid? Sa pasimula ng bagong taon, marami tayong pagpapalang hinihiling sa Diyos. Tama po ba? Marahil kaya tayo nagtitipon-tipon sa umagang ito para durmalo ng misa ay dahil marami tayong kahilingan. Tama po ba? Marami tayong hinihiling sa Diyos. Humihiling tayo ng pagpapala, humihiling tayo na maging maayos yung ating taon na haharapin. Kaya nga, nakakalungkot mang isipin, karamihan sa atin, bago tumungo sa simbahan, ano ang inuna? No? Gumawa ng mga bagay na pampaswerte. Yeah? Pero tandaan natin bilang mga Kristiyano at Katoliko, hindi tayo naniniwala sa swerte. Dahil ang pinaniniwalaan natin ay pagpapala at biyaya sa Diyos. At paano natin makikita ang mga biyaya at pagpapala sa buhay natin? Hindi sa pag-iingay. No? Naniniwala ako kagabi marahil karamihan sa atin nagpaputok. Bakit? Para alisin yung malas, sabi nila. Pero magandang disposisyon ang ginawa ni Maria. Sa ating ebanghelyo na pakinggan natin, nang ibinalita kay Maria ng mga pastol ang mabuting balita, binitbit ito ni Maria. At paano niya ginamit ito? Sa kanyang buhay, sabi sa ating ebanghelyo, ito ay kanyang pinagbulay-bulay. At ano pong ibig sabihin ito, mga kapatid? Na sa buhay natin, minsan, magandang manahimik at tingnan, damhin ang pagpapalang ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Si Maria, sa buong tanan ng kanyang buhay, kailanman hindi niya kinalimutang manahimik, magbulay-bulay at tingnan ang pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Mga kapatid, sa mundo na napakaingay, minsan kailangan nating manahimik. Sa mundo na kung saan napakadaming boses ang gustong marinig, hayaan natin ang boses ng Diyos ang manaig sa puso natin. At masasabi natin na oras na pinakinggan natin ang Diyos sa buhay natin, kagaya ni Maria, ang buhay natin ay puno ng pagpapala. Ang buhay natin ay tunay na pagpapalain. Yun po yung una. Si Maria nagbulay-bulay. Si Maria nanahimik upang damhin ang tunay na pagpapala. Ano po yung pangalawang bagay na magandang tingnan? Alam niyo po, isang katangian natin o isang tradisyon marahil
sa ating mga Pilipino. Marami tayong ginagawang mga pampaswerte bagong taon, di ba? Ilan sa atin dito ang nagsuot ng polka dots kagabi? Ilan sa atin dito ang kumumpleto ng prutas? Ano pa ba? Ilan sa atin dito ang tumalon para daw tumangkad? Marami tayong sinusunod. At marahil sasabihin ng ilan, wala namang mawawala eh pag sumunod sa mga yan. Sasabihin ng ilan. At sasabihin din naman ng ilan, no? Mananampalataya pa rin naman kami sa Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, na sa buhay ni Maria, kailanman siya ay nanatiling tapat sa Diyos. At sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos, siya ay naging masunurin sa Diyos. Ibig sabihin, sa tanan ng buhay ni Maria bilang ina ng Diyos, sa kabila ng hirap, pagsubok, no? At problema na kanyang hinaharap sa kanyang buhay, siya ay naging tapat sa Diyos. Siya ay naging masunurin sa Diyos. Kaya nga nasabi ko sa aking sarili kanina nung ako ay nagninilay, sabi ko, kung kaya nating sumunod sa mga pampaswerteng mga bagay na ito, ba't hindi kaya natin unahin ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos? Dahil ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ang tunay na magbibigay sa atin ng tunay hindi swerte, kundi tunay na biyaya. Uulitin ko po yun, mga kapatid, ha? Ang pagsunod natin sa Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na biyaya at tunay na pagpapala. Dahil walang hindi sumunod sa Diyos na kanyang tunay na pinagpala at biniyayaan. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay ni Maria, hindi man ito naging perpekto, hindi man ito nawala ng pagsubok ng problema, pero tingnan natin ang buhay ni Maria bilang ina ng Diyos, puno ng pagpapala. Bakit? Dahil kailanman siya ay naging tapat at naging masunurin sa Diyos. Panghuling bagay, mga kapatid, si Maria, puno ng pagpapala ang kanyang pagiging ina. Paano? Dahil sa kanyang buhay, tinuring niyang kayamanan si Jesus. Tinuring niyang kayamanan si Jesus. At siguro mga kapatid, ito ho yung magandang hamon para sa atin sa araw na ito. Ano ba ang mga tinuturing nating kayamanan? Sino ba ang tinuturing nating mga kayamanan? Alam ko po ang sasabihin ng ilan. Kayamanan ko po ang pera. Kayamanan ko po ang ari-arian. Kayamanan ko po ang, no, ang mga mahal ko sa buhay. Kayamanan ko po ang estado ng buhay na meron ako. Pero minsan mga kapatid, magandang pagnilayan, magandang pagdasalan. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Ano nga ba talaga ang papel ng Diyos sa buhay natin? O pwede rin nating tanungin, kaya ba talaga nating mabuhay na wala ang Diyos? Sa buhay ni Maria bilang ina ni Jesus, bilang ina ng Diyos, ang natatanging kanyang kayamanan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nanatili sa kanyang puso si Jesus. At yan ang panalangin natin mga kapatid, na sa pasimula ng bagong taon, maituring natin ang Diyos bilang ating tunay na kayamanan. Maituring natin ang mahal na pong Jesus Nazareno bilang ating tunay na kayamanan.
Dahil kung ang kayamanan natin ay ang Diyos, maniwala ka na wala ka nang hihilingin pang iba. Maniwala ka na tunay kang pagpapalain ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin, tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang lugar ng Diyos sa puso ko? Sino ba si Jesus sa buhay ko? Marami akong kayamanan na hinihiling, pero ang panawagan sa atin sa araw na ito, si Maria bilang ina ng Diyos, para sa Kanya, si Jesus sapat na. Si Jesus ang Kanyang tunay na kayamanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa at sa patuloy nating paglapit sa Diyos, pinapaalahanan tayo ng tatlong bagay sa tulong ng ating mahal na ina. At ano po itong tatlong bagay na ito? Magnilay. Pangalawa, maging masunurin sa Diyos. Pangatlo, makita si Jesus bilang ating tunay na kayamanan. At kung magagamit natin ng tatlong bagay na ito, nawa ang buhay natin, ang taon natin ngayong 2024 ay maging tunay na puno ng pagpapala, puno ng biyaya. Muli po mga kapatid, maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at ay intim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaang hatid ng tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid naming yumao. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama namin, batid mo ang aming pagpapagal dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pastol na patungo sa Belen, may dala na maialay kay Jesus sa sapsabang. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ng pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na berheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O Sana, O Sana,
Magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang tunay na magbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ng sinta, inang inikilig. Ang lawan kami, aming ina. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katabusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen
na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng Mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng taming alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsihari habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya.